Hello, kumusta kayo? Ngayon, magbabahagi naman ako ng mga maliliit na problema ng motor natin ba? So, kung ano mga ito. So, yun, panoorin nyo po. So, tungkol dito sa ito, camshaft compression release, air cut valve, at saka ihi ng ito ba, swing arm ng Raider 150 natin. So yan yung mga problema, no, kung ano mga pwedeng maging problema niya. So yan yung ibabahagi ko ngayon, kasi nga yung nangyayari pag medyo tumagal na yung Raider mo, siguro mga 4 na taon o 3, tapos hindi mo pa nagawang tanggalin yung ihi ng swing arm mo, yan siya ba, yan nangyayari. Kasi pag di siya magawang matanggal is dumidikit siya sa bushing tapos dun sa spacer. So pag gusto mo nang tanggalin, matigas na siyang tanggalin. Kung matatanggal mo man is pwedeng kailangan pang sirain yung ito, yung ihi, o i-cutting yung shaft niya sa ilalim ba, i-cutting, kasi nga hindi siya basta agad na matatanggal. So pag bago pa yung Raider nyo, mas mainam na tanggalin nyo to isang beses sa isang taon ba, para di siya magkalawang sa loob at hindi siya matigas kung tatanggalin nyo man. So gagawin nyo lang is gagamitan nyo ng 17mm na socket, yan, tapos tatanggalin yung nut. Tapos gamit yung mahabang flat screw. Bali, ipupukpukin nyo palabas. Pero hindi kailangan na tanggalin nyo talaga yung shafting o itong ihi. Kahit mga kalahating labas lang. Oops. Yeah. So yan, di talaga siya kailangan tanggalin lahat. Ganito lang, oh. So ganun ba. So kita nyo kinalawang. So gawin nyo is lagyan nyo siya ng oil, oil or grasa, tulad nito, kinalawang. So medyo mga isang taon ko na rin tong hindi natanggal. So yan yung nangyayari. So wag natin hayaan na dumikit siya ba. So ito gagamitan ko lang ng used oil. At least di siya kakalawangin. Okay din natanggalin mo siya lahat, pero pwedeng mga kalahati lang, kasi medyo mahirap siya pasok eh pag natanggal mo lahat yung ihi ito. Tapos ito naman kailangan hindi siya na matanggal. So nandyan siya sa lalim, di ba? Support siya. Balik natin yung nut. So kayo na bahala kung anong gusto nyong ilagay, grasa ba or oil. Ngayon pag binalik nyo naman yung nut, kailangan na mahigpit talaga yung pagkabalik nyo ba. Kailangan mahigpit talaga, kasi nga pag hindi nyo magawang mahigpitan ng maayos, mangyayari pag nagbanking kayo, so magugulat kayo yung motor nyo parang sumasayaw ba, o
hihilain kayo pa pagilid. So kailangan mahigpitan nyo ng maayos yung nut. So next, dito naman tayo sa camshaft compression release ng mga Raider 150 natin. Kasi nga maraming nagtatanong ba na anong solusyon dito para mawala yung ito, yung ingay niya nga sa low idle. Para sa akin po, hindi talaga siya mawawala, pero may paraan na medyo pwedeng mawala yung yun nga, yung ingay niya, yung lagitik. Hindi talaga mawawala, as in totally mawawala, pero medyo mababawasan. So ano ba pwede gawin? So kung nakikita nyo, meron siyang spring, di ba? Yan o, spring. Yan yung humhila dito. Ito yung isang part para gumagana yung compression release. Kasi pag wala to, walang epekto yung compression release. So ito na spring is pwede mo siyang gawang paraan. So ngayon, tingnan nyo ha. Bali, mabagal umangat yung ito. Mabagal siya umangat. Oh. Kasi nga yung spring niya weak na. Oh, mabagal siya umangat. Sa ganun na posisyon na, kung ganun, siyempre babalik siya. Kasi nakahila yung spring eh. Pero pag ganun, pag ito nasa baba, so mabagal siyang bumalik. So gagawin nyo po is tatanggalin nyo lang tong spring. So paano ba tanggalin? Ganito lang. Medyo mahirap siya tanggalin pag kamay lang, so gamitan nyo ng plies. Yan o, or long nose. Tapos ilahin nyo lang, diba? So natanggal na. Tapos huwag po kayong matakot na tanggalin to. So ganun lang, no? Papakita ko ulit to. Ganun siya pag natanggal mo na yung spring dito. Yan yung kinakabitan ng spring. Tapos hawakan nyo lang yung spring. Paangat nyo. Yan o, angat. Tapos oops, hila pataas, tulak pa baba. So ayan, tanggal, di ba? So yan po yung spring. Ngayon gagawin nyo para medyo hihila siya. Nangyari nga, nag-weak siya sa tagal ng sa haba ng gamit ba, sa nag-weak yung spring. So para tumigas siya ng kaunti, gagawin nyo is ganito. Bend nyo lang yung spring. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo maayos ito. Kung saan yung yan ba? So bend nyo yung spring. Bend nyo lang. Dahan-dahan. Ganun. So nag-bend siya, di ba? Tapos bend pabalik. So yan, medyo dahan-dahan lang para di naman maputol yung spring. So yan, tapos pabalik ulit. Okay. Yan, so ganun lang po, diba? Ngayon kung tatanungin nyo kung mapuputol ba yan, so di naman naputol. So safe siya. Ayan o. Safe po yan. Yan po yung gamit ko. May compression release po yung motor ko. Ganitong paraan yung ginawa ko. Pwede rin na dito nyo gawin yung pag nito ba. Bali dito kayo magbend sa spring. Tapos putulan nyo lang itong dulo. Ito dulo. Tapos dito kayo magbend. No? Putulan nyo itong dulo, tapos ito bend nyo para medyo sumikip siya. Depende na sa inyo kung anong diskarte gusto nyo. So pwedeng dito nyo i-bend or dito.
So tingnan nyo ah, yung ikumpara nyo yung kanina. So yan si, diba, bumabalik na, di katulad kanina para mabagal yung pagbalik. Ngayon umangat na talaga yung ito, yung pabigat. So yan, diba? Pero mga paps, di ko po sinasabi na 100% mawawala yung ingay. Pwedeng mabawasan, pero yung kung tatanungin nyo na mawawala ba talaga, so hindi. Meron pa rin ingay na kaunti. At least mababawasan yung ingay sa paraan na ganito. Okay. Balik lang tayo dito sa camshaft. Merong mga nagtatanong kung pwede bang tanggalin to o kung paano siya tanggalin. So gagawin nyo lang is pupukukin nyo ng martilyo or cutting disc. Ngayon yung mga nagtatanong kung pag natanggal ba daw to, meron ba daw lakas na may dadagdag sa motor nila. So yung sagot is wala, walang lakas na may dadagdag yung pagtanggal ng camshaft compression release. Kung ano yung takbo mo, pag natanggal mo na to, so ganun pa rin, walang mangyayari. So kung paano ba siya tanggalin, subukan natin pukpukin ng martilyo, yung malaking martilyo. So, kasi sira din naman to, so susubukan ko lang ha. So yun, natanggal siya agad. Tapos ito, tatanggalin mo lang tong circlip. Kailangan mo lang ng circlip para matanggal or flies ba. So yan. So next naman is dito sa air cut valve ng mga motor natin. So yan, kita nyo naman to sa akin, meron na. Pero mga paps, kung meron pa kayong ganito, hindi nyo po kailangang tanggalin. So ano bang pwedeng gawing paraan para kahit andito siya, walang backfire? Gagawin nyo lang is ganito. Bali yung ito na hose, dito siya nakakonekta sa manifold, di ba? So ito, yung manifold din is gayahin nyo to, di ba? Gawin nyo ganito. Oh, para walang singaw sa manifold. Tapos ito naman, ganito yung gagawin nyo. Puputulin nyo yung hose, tapos lagyan ng cable tie. Sila yung magkadikit, yung function niya. So kung ikukondem nyo na, ganyan yung gagawin nyo. Tapos ito naman na hose, doon sa original na hose niya, kulay itim. Mataas po yan, mataas. Gagawin nyo is, putulan nyo lang, bali gagawin yung maiksi. Tapos bend nyo lang yung hose. Ganun. Tapos lagyan nyo ng cable tie. Sa ganun na paraan, wala na siyang singaw. Saka mawawala na rin yung backfire. Yung malalaking backfire ba, mawawala na. So di talaga siya kailangang tanggalin. Ito, air cut valve. Ganun lang po yung gagawin. Tapos dito ulit sa manifold, ito yung pinaka-importante, no? Pag nag-condemn na kayo, kailangan pag kinundim nyo, yung importante is wala siyang singaw. Kung lalagyan nyo ng bolt, kailangan mataas yung pagkapasok ng bolt sa guma, o pwede rin i-bend nyo lang yung guma katulad nito. Importante na wala talagang singaw. Tapos dito, lagyan nyo ng clip. Ito, tulad nito. Tulad nito, lagyan nyo dito sa baba para wala talagang singaw yung manifold. Ito pa pala, no. Lalo na sa mga merong old stock na Raider 150. Yung nangyayari is, pag ito nabutas, kahit maliit lang, yung mga old stock talaga, yung mga may-ari, napapansin nila is, yung motor habang tumatakbo, biglang namamatay. Tapos pag pinaandar, medyo matatagalan pa. So ito lang po yung problema nun. Meron lang singaw, no?
halos lahat ng mga may reader na all stock talaga, yung nagpa-function pa yung air cut valve, tapos meron pang air cleaner, pag ito nabutas, so yun yung problema niya. Lang idle, aandar yung motor, tapos mamaya-maya pag tinakbo mo, namamatay. So tingnan nyo po yung maayos yung ito niya pag wala bang singaw. So bago ko po tatapusin yung vlog, shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Marvin Miha, Rodrigo Romeo, Mark Kim Tual, Julie Carapa Tanta, Moto Chamba, Mark Dember, Rami Remigio, Lirad Casabal, CD Boy Moto Vlog, Michael Maglangit, Dixon Pasagoy, pati Carlo D. So yun, shoutout sa inyong lahat mga pap, sana may naintindihan kayo. At sa mga bago kong subscriber, maraming salamat. Sa mga patuloy na nanonood, maraming salamat ulit. Thank you. See you sa next vlog. Stay safe, ride safe. Bye-bye.